What up mga bro, this is Jayman na naman. So ngayon, reviewin natin lahat ng mga pyesa na pinalitan ko dito. Tsaka kung magkano yung price ng bawat pyesa. Okay, trippy dice. Gaganda ng mga tie-dye shirts nila. Solid man, pwede nyo silang i-PM anytime. Okay. So mga ilaw muna tayo mag-start. Itong headlight ko, 6 LED yan. May fan siya sa likod. Nabili ko to parang 650. Maganda siya, sobrang lakas niya. Kung nakita niyo yung video ko nung nagmarilaki ako, diba? Sobrang lakas niya ang bumuga. Tapos ang next natin is ito. Kung nakikita niyo yan, yung park light natin. LED rin siya para hindi ganun mahirapan yung battery. So ang bili ko dito is 90 pesos ata, alam ko. So lipat tayo sa likod mga bro. Ito yung next mga bro. LED rin siya na tail light. Nagpalit na rin ako para hindi nga ganun mahirapan yung battery. Pero yung mga signal light ko yan, stock pa rin siya. Mga pa rin yan, mga bumbilya pa rin yan. So lipat tayo dito. So itong voltmeter, pinakabit ko to kasi nagpa full wave ako eh. Ayan o, color blue. Hindi ko alam kung anong brand siya. Tsaka hindi ko rin alam kung magkano eh. Kasi siguro alam ko parang mga nasa 150 lang ata to. Next natin mga bro, ayan kung nakikita nyo yung white gold bolts na yan. Kompleto yan, body bolts. Ang wala lang ako, yung hub. Ayan. Tsaka ito, yung handlebar set. Kompleto yan. Makikita nyo, ayan. Kompleto yan. Tsaka yung buong kaha, naka na yan, body bolts. Ayan. Nabili ko siya kay Sir Dominic Libantino. Shoutout sa'yo, Paps. Maraming salamat. Nabili ko sa kanya parang 1.5 yung handlebar set. Body bolts natin is nasa 1.5 din alam ko. Sticker natin. Kasi kung makikita nyo mga bro, diba, ito yung black and gold edition. Pero pinalitan ko na siya ng pang matte gray siya eh, para mas bagay siya sa black. So nabili ko lang siya sa online ng parang 750 pesos. Okay. Next natin mga bro, itong natin, camelback natin. Nabili ko to ng 2,600 kay J&S tie seat. Ayan siya, makikita nyo mayroon pa siyang etiketa. Sobrang solid, ganda ng pagkakatahi niya. Pasensya na, medyo basa eh, kasi umuulan dito sa sa area ko eh. So ayan siya, ganda, ganda. So next mga bro, nakikita nyo to, itong RB10 ko, Racing Boy 10 spokes. Puti ito dati pero pinakulayan ko siya ng gunmetal. Ayan siya. Shoutout kay Namaskar Paintworks. Sobrang solid ng mga gawa nila. Ayan o. Straight ansel yung ginamit dyan. Ayan siya. Sobrang solid ng gawa nila. PM nyo sila sa sa Facebook. Tsaka mababait din yung mga gumagawa dun. Okay. Final wave na rin pala itong ko. Itong Raider ko. Kasi nung hindi pa siya naka full wave, kala ko pagka battery operated siya, mas okay na. Pero hindi pa rin pala. So shout out kay JNL Works. Sobrang solid din ng mga gawa nila. Alam ko pinalitan yung stator dito. Tama ba? Stator. Hindi ako familiar eh. Basta stator. Kasi lahat kasi hindi gumagana pala. Apat lang pala talaga yung gumagana sa stator pag stock. Pero pagka final wave na nila, so walo yan eh, apat lang yung gumagana. So pag final wave na, lahat is pagaganahin nila. Tapos pinalitan din yung bandang nandito yata, yung rectifier, ng mas malaki, yung pang heavy duty, para kayanin yung rectifier yung pagbato nito sa battery natin. Okay. So yun, matagal ko na siyang gamit, wala rin problema. Sobrang solid din, tsaka hindi na kumukurap yung mga bumbilya ko, tsaka yung ilaw ko. So maganda, maganda yung gawa nila. Racing Boy natin na 10 spokes. Nabili ko to sa Caloocan ng 4,500. So hindi ko na matandaan yung shop. Basta mga bro, maraming shop doon na pwede kayong puntahan. Alam ko familiar naman yung iba doon eh. So nabili ko siya for 4,500. Dati siyang puti pero pinakulayan ko siya sa Namaskar Paintworks. Shout out sa inyo mga tol. Sobrang babait na mga gumagawa dyan. So pati yung likod din, ganun din. Gunmetal din yung kulay. So next natin, shifter na NUI or NUI. So nabili ko to sa halagang 3,000 pesos. So dati mga bro, naka full shifter ako na Racing Boy. Kaso tinanggal ko na kasi parang hindi ko siya ganang gusto eh. So ito, nag single shifter na lang ako.
So ito siya, pati yung kabila. Ayan siya. So maganda, maganda yung Louis. Alam ko made from ano ba to? Thailand ba? Tama ba? So yun, sige, next tayo. Ito yung SSS bracket ko na 428 43 teeth. So kung nakita niyo sa previous vlog ko, 'di ba? Hindi ko na sabi kung magkano yung price niya. Ang price niya pala is 1450. Okay? So maganda siya. Parang stock din, wala na akong binago para hindi mabago yung ano niya, yung reading niya sa speedometer. Okay, so next tayo. Next tayo mga bro, ito yung stainless natin na canister. Ang alam ko parang pang mga model 2016 ba, tama ba, na mga reborn din na Raider. Sinwap ko siya sa Apido, straight lang. So ayan siya. Tapos next mga bro, ito para hindi na tayo lumayo. Ito yung brake hose natin na Earls. So harap yan tsaka likod. Kung makikita nyo, ito yung harap. Ayan siya. Medyo maporma siya pagka naka-earls, unlike sa stock, diba? Pero halos magdadalawang taon na rin. Pero ganda niya, hindi siya pumuputok. Next mga bro, itong kickstart natin na white gold. Nabili ko to ng 75 pesos sa Shopee. So murang mura siya, diba? So ito next mga bro, yung Diablo Rosso Sport natin. Nabili ko siya ng 3,000 pesos. Harap likod na siya. Ayan. Side mirror natin. Hindi na ito yung stock nito eh. So, alam ko coated lang ito eh. Hindi siya totoong chrome talaga. So, nabili ko siya ng 130 pesos. So, murang-mura din siya. So, yun mga bro. Hanggang dito na lang ulit. Thank you sa mga patuloy na nanonood. Huwag niyo ulit kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe. Okay, so ingat mga bro, at least nakita na natin yung lahat ng pyesa na nakakabit sa motor ko. Okay, so ride safe mga bro, ingat kayo palagi.